Good day, class. This is your instructor, Ms. Marjorie Bascones. So this is our first tutorial. And at the end of this video, you will learn how to insert data in your database from the Visual Studio. So without further ado, let's start. Alright, so last meeting, napag-aralan natin kung paano mag-connecta itong Visual Studio sa ating localhost, itong ating SAMP. So, make sure na ang SAMP natin, yung SAMP control panel ay bukas ha, naka-open siya. Ayan, naka-start din yung Apache tsaka MySQL natin. Make sure yan, para yung connection natin is hindi nagkakaroon ng error. So, this is what we have. Meron tayong company database at saka yung table na employee. So, throughout this video, ito yung gagamitin natin na table at mga fields. So, dyan tayo maglalagay ng mga values. So, first, ang gagamitin natin GUI para sa ating user is our form 1. Yung form 1 na yan, yung text na nandyan, pwede nyo yung baguhin sa properties ng form 1. Kaya, palitan natin yung text, gawin nating company, tapos employee. So, dyan mag-save yung ating data. Alright, so we have here 6 fields. Yan, gagawa tayo or gagamit tayo ng label na nag-i-indicate na ang ating text box ay text box. Yun. Yung ating text box ay naglalaman ng full name. Ayan, full name. So, bahala kayo kung anong format yung gamitin nyo, ha? And then, bahala rin kayo kung gaano ka laki ang inyong mga font tsaka kung gaano kahaba ang mga text boxes nyo. Pwede rin kayong gumamit ng ibang font style, so it depends upon your will kung ano ang gusto. Next, SSN. Right, and the next one is the address. Tama ba ako? Address. Address, salary. Tama ba ako? Address, salary, sex, tsaka birthday. Purong pala natin yan. Ito, para kay address. Address. And then, gawin natin multi-line ang style ng ating text box. This one, anong kaya nitong i-hold? Yung salary. Salary. Then, sex. At saka birthday. Birthday. Ayan. So, class, oo nga pala, meron pala tayo ditong combo box. Pwede natin gamitin yan para sa sex. Oops. So, dyan natin ilalagay yung male or female. Kung hindi nyo pa alam yung part na to, yung arrow lang na maliit yung kuklik nyo, and then meron kayo makita na edit items, yung nakakulay blue, click nyo yan para mag-save tayo kung ano yung laman ng ating combo box. Female and then male. And then yung kanyang
length, so parehas na lang din kay SSN, ganun din kay salary. And then yung birth date, pwede tayo palang gumamit dito ng date time picker. Oops. Ayan. Yan. And then next one, palitan natin yung mga pangalan ng ating text box para mamaya pag tinawag natin sila is hindi na tayo pabalik-balik dito kay design. So let's name our text box 1 into full name. Bawal lang may space dito ha. Full name underscore text box. Text box. Again, full name underscore text box. Then this one, yung name niya gawin natin SSN underscore text box. Bahala kayo kung ano yung gusto niyong style. Next, address, it could be ADDR underscore text box. And then salary underscore text box. This one, sex underscore combo box. Combo box. Si inbox na lang. Combo box. Then this one is birth date. Yan na lang. Birth date. Para mabilis. Birth date. Alright. And then, we will need to, we will need another button. So, parang ito yung magiging trigger natin na kapag tapos na si, kapag pinindot ni user yung button 2, it could, pangalanan na lang natin siya na save. Save button. Save underscore btn. And then, yung nasa text niya, pangalan, gawin nating save. Ayan. So, i-run natin yung ating program to see kung anong itsura ng ating GUI. So, ganting itsura ng GUI natin. We have the full name, yung text box, text boxes, and then this one, female, male, and then the birth date, kung working, alright, working. So, itong save button, wala pa siyang function. Mamaya natin lalagyan ng function. So, dito, check nga natin kung nakakonekta pa ba tayo kay database. So, we are still connected to our database. Okay, so, close na natin. Alright, proceed na tayo sa pagko-codes. Ayan. So, last meeting, no, nag-declare na tayo ng mga variables and then nag-import na tayo ng MySQL client. So, ngayon, magde-declare ulit tayo ng another variable para naman sa, ito naman yung sasalo ng ating mga SQL command. Again, pag sinabi nating SQL, ito po yung language ng data para sa database. So, this is a data subquery or data sublanguage. Sorry, data sublanguage. Nakasulat naman yan sa inyong sa inyong module, sa module na binigay ko. And then, pag sinabi nating MySQL, ito po yung database na ginagamit natin. Ano naman yung SAMP? So, yung SAMP, yung application na ginagamit natin para makapag-create tayo ng MySQL na database. Alright? So, proceed tayo sa ating declaration. Ito nga ang sasalo sa ating MySQL command. Ayan. Saan natin ilalagay yung commands natin? Dito kay save button.
So let's use again the try-catch statement. Alright, so first, gamitin na, gumawa tayo ng panibagong connection. New connection. So same lang yung nasa taas. Connection, MySQL connection. Saan manggagaling ang connection? Kay CNSTR. Then, con.open. Open natin yung connection. And then, declare another data. For S, itong ano na to, itong part na to, dito natin ilalagay yung ating SQL command. String. Ayan. Dito naman naka-indicate yung command natin, ha. And this time, we're going to use the insert into statement. So, this is our syntax for adding a new data. Ito po yung insert into statement. So, yan. Nakasulat din yan sa inyong module. So, ito po yan. Again, ang tawag dito sa command na to is insert into statement. And, ito yung syntax niya. Therefore, kapag tinanong ko kayo sa inyong exam kung ano yung syntax para sa pag-a-add ng data, ito po yung insert into statement. Kasama dyan yung values. Insert into, after ng two words na to, yung insert into at saka values, ayan yung reserve word kung tawagin. So, this one, yung table name, field name 1, field name 2, ayan yung mga napapalitan. And then, itong mga values, kung ano yung mga value na gusto nyong ilagay sa loob ng field name 1, field name 2, and so on. Alright, so this simply means that you will going to insert. Mag-insert kayo sa loob, sa table, kung ano yung pangalan ng table nyo na ginagamit. And insert, you will going to insert into. When you are going to insert to a table name, kung anong pangalan nga po ng table, na kung saan yung table na yon meron siyang iba't ibang fields. Alright? Ang field, kung tawagin, eto po yon sa ating ginawa na company database. Tapos yung table natin is si employee. Ayan. And then, indicate natin na yung values niya is nakapaloob sa open and close parenthesis. And then, kapag number ang values, okay lang kahit walang open and close. I mean, yung single quotation. Pero kapag mga non-numeric value, dapat naka-enclose siya sa single quotation. Alright? Again, ito po ang tawag dito ay syntax, ha. Pag sinabi kong MySQL command, ito na yung ilalagay natin dito sa ating Visual Studio. So, paggayahan natin ito, yung syntax. So, first, let's type the insert into anong pangalan ng ating table? Employee. And then, sa loob ng employee table, anong gagamitin natin ng mga fields? Yung paglalagyan natin. So, we have name. Yung SSN, hindi na natin siya, or okay lang kahit hindi natin lagyan ng laman. Bakit po? Kasi sinet natin siya as auto-increment. Meaning, si database na yung pwedeng, or pwedeng si database na ang maglagay ng kanyang value. So, ang pwede naman, ang susunod nating lalagyan is si ADDR. Next, salary. Sex. And then the birthday. So, kung paano nyo siya sinulat dito sa ating localhost, ganun din, ha? Alright, next, yung values. So, itong values natin, hindi tayo ang magsaset, mag-aano neto, ano, hindi tayo ang magsaset, hindi natin siya ilalagay sa ating command. Bakit po? Saan ba manggagaling ang values natin? Dito po sa mga text boxes natin. Therefore, dapat nating
tawagin yung ating text box, combo box, at saka yung daytime picker. But then, ituturo ko na lang sa inyo kung paano gumamit. Ituturo ko rin sa inyo kung paano gumamit ng parameters. Etong parameters, ginagamit natin to para makaiwas din tayo sa mga SQL injector. Meron tayo kasing iba't ibang SQL injector dyan na nakakalat lang. So, maraming klase yon. Marami pong klase ang SQL injector. So, kinopy-paste ko na lang ito, yung pangalan ng ating mga fields. Pero, lalagyan nyo siya ng at sa unahan. Yung A na may bilog. Yan, at. Alright. So, ganito yung itsura niya. Oops. Ganyan lang po ang itsura ng values. Alright. So, after nyan, hit the enter and then tawagin na natin si CMD kasi siya ang mag-hold ng ating command. Ito po yung MySQL command. Alright, CMD is equals to new command. Oh, wait lang. Baka gusto nyo makita yung nasa gilid. Command. MySQL command po. Kanino mang gagaling ang MySQL command? Kay SQL na variable. Ito po ayon yung ginamit natin. And then, next. Yung connection na ating ginamit. Therefore, dapat ma-save siya sa loob ng database na company. Ito yon, naka-indicate naman po dito kung ano yung connection natin. This one, yung database company. Next, after that, tawagin na natin isa-isa yung ginawa nating parameters kanina. So, cmd.parameters.addWithValue. Tuldok po itong mga to ha, may tuldok po. And then, meron naman yung mga lalabas na suggestions. Then, yung value natin ay manggagaling kay parameter name. Anong pangalan ng paglalagyan ng name? Ito po yung full name dot text box. Kaya nilagyan ko siya. Okay, kaya pinapalitan ko sa inyo ng pangalan para hindi na tayo manghuhula kung anong text box number ba yung gagamitin natin dito. Alright, para pag tinawag natin si name, alam na natin na para kay full name siya. So, ayan. Then, next one, para makuha natin yung mismong text na nasa loob ng text box, gagamitin natin yung dot text. Ibig sabihin niya, makukuha natin yung text na laman ng full name underscore text box. Alright, so ilang ganito ang ating gagamitin? 5 lang, kasi nga, si SSN, okay lang kahit hindi natin lagyan ng laman, automatic na siyang magkakaroon ng laman kay database. So, next, ADDR salary sex, tapos yung birth date. Alright, so kanino manggagaling ang ADDR? Type lang addr underscore text box dot text. Next, salary dot text box. Alright, underscore text box. Then sex, combo box pala ang ginamit natin dyan. So birth date, yung date time picker, no, birth date. Ayan, so yun na yung ating pinagkuhanan ng value. Alright, next dyan, mag-declare tayo ng variable. So, this one, kaya tayo mag-declare ng variable na to is, iche-check natin kung integer. Kung makakapag-save ba tayo ng record or hindi. So, i-execute natin yung ating mga command. Execute ng query to ha. May mga tuldok po ito ha. Tuldok. Tapos ito, open and close quotation. Ito yung at.
Tapos, pagkatapos ng open and close quotation, ito po ay comma or yung quit. Yan. I-ano ko pa? Lakihan ko pa. Ayan po. Ganyan ang itsura niyan. Ayan. So, next. Let's get back to I, yung dim I. And then, if else. If I is less than 0, then lalabas tayo ng message box na the record was saved successfully. Record was saved successfully. Else, another message box, kung magsa-save ba, or kung hindi ba, or kung ayaw ba ma-save yung database. The record cannot be saved. And then, let's close our connection. Connection.close. And then, yung exception natin, tawagin natin para in case na nagkaroon ng error, yan, si catch ang sasalo sa error. Alright, so pagkatapos nyan, pagkatapos na nating ma-type ang ating mga codes, yan, so okay na yan. Hit the start button para ma-run na siya. Again, kapag halimbawang nagmagpapa-exam ako at tinanong ko kayo kung ano yung syntax para sa pag-a-add ng data, you will use this syntax. Ito po ang tamang sagot, ha? Pag mag-a-add ng data, syntax lang kasi ang hinihingi ko. Pero kapag sinabi ko na add a data, or kapag sinabi ko na give the SQL command for adding a data into table and fields, blah 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 and so on, ayan, ibig sabihin yung mismong command ang ibibigay nyo. Eto lang ha, eto lang po, hindi nyo na isasama yung nandito. Ako magbibigay ng inyong value din. So, kapag meron kayong laman ng value, ang gagamitin nyo na format is this one, like this. Ayan po, ganyan. Kapag number, ganito. Kapag may letters, ganyan. Ibig sabihin, hindi tayo, kapag hindi tayo gumamit ng mga fields, ay mga text boxes, therefore, it can be, yung format niya pwedeng maging ganyan. Ano po? Yan. Pero kapag, since na gumamit tayo ng mga text boxes, kay text box kasi, manggagaling yung ating yung data mismo. Kasi nga, diniretso na natin dito kay Visual Studio. So, let's run it. Run na natin. And meron ako ditong mga sinet na information. Ayan po yung mga nakaset na information natin. Oops, SSN. Oo nga pala yung SSN natin. Yung text box para sa SSN natin, gawin nating disable. Yung enable niya, gawin nating false. Para si user, hindi na siya mag-i-input. Enable, false. Sa properties po, kung nasusundan nyo yung aking mouse. Eto. Ayan. So, again, start. Run natin. So, ayan. Ganyan na yung itsura niya. Ay, sorry. Eto na yung itsura ng ating program. So, ito yung i-insert natin na data. So, first, ang full name niya, Cecilia Chapman. Copy-paste na lang, ano, para mabilis.
Cecilia Chapman. Address, hey, address-nya. Salary, 12,000, sana all. And then sex, female. Birth date is, ano, 1994 November 23. So, ayan yung kanyang birth date. And then, kapag kinlik natin tong save button, dapat makakapag-save siya or masasave na siya doon sa database. So, ayan, it says that the record was saved successfully. So, okay na. No? Check natin ngayon sa database kung meron ba talaga yung data na yon. So, browse. So, ito yung ating local host. Click nyo yung browse. So, ayan na po. Meron na tayong value ng ating table na employee. So, ayan na po yun. Alright. So, next, add natin yung isa pa, no? Oops, tapos ito. Ay, hindi. Yun, tapos ito. Next, si Iris Watson. Iris Watson. Copy-paste na lang ulit. And then, 15. Female. Ano ba natin itong palitan? Ay, hindi. Ano yun? 1987. And then, October 24. Ayan. Save. The record was saved successfully. So, okay na siya. Refresh. Ito na po yung ating or yung data ni Iris Watson. Alright. Kung mapapansin nyo sa codes natin, balikan natin yung codes. Stop na natin to. Sa codes natin, kung paano naka-arrange yan po dito, and kung paano naka-arrange yan dito, ganun din papasok yung data nyo. Kung paalimbawa, name. Name din yung inuna nyo dito. Therefore, masasave siya sa name na field name. Pero pag alimbawang napagpalit nyo yung ADDR sa name, imbis na full name ang mapupunta dito, yung address yung malalagay dito. Basta kung paano yung nagkakasunod-sunod, kung paano yung arrangement nyo dito, ganun din yung arrangement ng pagpasok ng data, ng values na inyong dineclare. Alright. So, hanggang dyan lang po ang ating insert into statement. Sa ngayon, yung activity number 4 nyo, ibibigay ko to sa inyo yung other information. Ang gagawin nyo po is, you will continue this or adding that data. I-add nyo yung data dito lahat ha. Using, of course, your Visual Studio. So, ang gagawin nyo is mag-i-screenshot kayo, screenshot na lang ng inyong gawa. And then, screenshot nyo rin yung codes nyo. Na nandito. And then, together with that, insert, sasama nyo rin, of course, yung mismong, eto, yung GUI po. Kung ano yung GUI na gagamitin nyo. Now, another information pala. Pag halimbawang ayaw nyo makita si click to connect, pwede nyo, ay, yan, si click to connect. Kapag ayaw nyo yung makita, balik lang kayo sa design. Tapos, yung visibility niya, nasa dulo, ito, yung visible, gawin yung false. Pag niran nyo yan, hindi nyo na makikita si click to connect button.
Ayan, sa save button na lang ano. Ayan, iurong natin sa save button dito. Ayan, so sa next video, ang gagawin naman natin is mag-a-update tayo ng data. So sa ngayon, hanggang dito lang muna tayo kay insert into statement. I will post on your Google Classroom. Ito nga po, ito yung ipopost ko sa Google Classroom nyo. Kasi iyan yung i-input nyo na data. So dapat itong mga to, nandun na sa database nyo. Hindi ko kailangan ng sulat kamay ha. Ang kailangan ko yung mismong database nyo. Ito mismo. Kasi may nag-send sa akin ng nakaraan na sulat kamay eh. Hindi po ganun. Kasi po, ano na tayo? May application na tayo. I-apply na natin yung mga natutunan nyo sa mga sa subject ko. Dapat marunong na kayo mag-create ng database at alam nyo na kung paano mag-insert ng data sa database gamit itong Visual Studio. Alright? So, ganun yung activity nyo ngayon, ha? Ayan, again, yung mga syntax natin nandito sa loob ng inyong module. Pero isa-save ko pa, isa-send ko pa rin sa inyo tong mismong syntax. Ayan, para in case na malilito kayo, nandito lang yan. So, ayan. So, that's it for now. See you on the next video. Bye, class.